So our day here in Pandan Island is over. It is now time to go home. Dahil hindi nilagay yung hagdan, so it's time to akyat-akyat mode. Anyway, thanks to my brother Jervin sa pag-atid sa amin at syempre sa pagsundo na rin at mamaya sa pagtuturo sa akin kung paan mag-drive ng glass bottom boat. So ito po yung aming glass bottom boat at yan po ang kanyang makina. So mamaya yan po i-drive ko. So, wala po kaming ibang pasahero. Special edition. Ito lang po ang pasahero namin. Dalawa. Special trip. So, ayan. It's cleaning time kasi marami ng lumot. Ayan ang aking brother na si Elvin. So, pa-uwi na kami. Driving lessons 101. At ito na nga, papalitan ko na ang aking kapatid sa pagmamaneho. So, dahil ako na yung magda-drive, siya naman yung magbe-video. At syempre, kinakabahan ako kasi hindi naman talaga ako marunong. Although, nakikita ko si Papa, tinuturuan niya ako ng diskarte. Medyo lumot ko na dahil ilang buwan din tumagal after pandemic, ngayon lang ulit ako nakapag-drive. So, kinakabahan talaga ako. As in, totally kinakabahan. So, medyo kumilo kami. Hindi na kami nakapuntiriyat na sa direksyon namin. At syempre, to direct yung aking kapatid sa pagtuturo sa akin para makuha ko yung timing ng pagmamaneho. At so, yun na nga, alam ko na kung ano yung pipihitin. So, simple lang naman yun eh. Left and right lang naman. Kaya lang, syempre, kailangan mo tingnan yung unahan ng boat kung saan siya patutungo. Kasi doon mo malalaman kung saang direksyon siya pupunta para ma-adjust mo yung manubela at makakapag-drive ka ulit. Syempre, may maalon-alon at kailangan mo rin i-timing at hindi pa bigla-bigla yung paghawak mo dun sa handle ng manubela kasi pakilo-kilo, may tendency na tatagilid kayo kung hindi mo rin ma-timing ng maayos. So, this time, nawalan na yung kaba ko kasi nakuha ko na yung timing eh, kung paano ko siya i-drive. At syempre, nag-enjoy ako kasi ito yung pinakamatagal ko na time na na-drive ko yung glass bottom boat namin na dati hindi naman ako ganito katagal mag-drive. So, nare-relax na ako. And syempre, pag nagde-drive ka, kailangan mo rin ng focus at laging tumitingin dun sa direksyon na kung saan doon kayo pupunta. Kasi naman, kailangan mo ng presence of mind kapag gusto mo maging driver sa dagat. Actually, sobrang nag-enjoy talaga ako sa experience ko na to. Kasi naman, syempre, diba, ang hirap-hirap din mag-drive. Kailangan mo din talaga ng lakas ng loob bago mo siya magawa. And, syempre, another experience. So, sobrang happy ako. So, dahil kasama ko yung best friend ko, so, tinuturo ko sa kanya kung ano yung timing na ginagawa ko. Then, sabi ko, tumingin siya sa harapan kung saan pupunta yung direction namin. So, meaning, ganun din dapat ang pihit na gagawin para doon lang kayo naka-point out sa direksyon na pupuntahan nyo. And of course, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi ito ang first time na nag-drive ako ng boat. Kasi nakakapag-drive na ako ng boat na hindi glass bottom. Yung ordinary boat namin, which is yung
ang manibela niya is kagaya ng car na iniikot mo siya. Pero doon nakakapag-drive talaga ako. At syempre, naranasan ko na rin mamasada sa ilog, kabalik-balik. Nakasama ko yung baby ko, kaya malakas na rin ang loob ko na mag-drive sa Las Botongo. So this time, ilang minutes na lang at malapit na rin kami sa aming pupuntahan. Pero nakatanaw na ako kasi sa medyo unahan, mababa na yung tubig. At syempre marami kang makakasalubong doon sa bukana ng mga boat. So kailangan ko na rin magpapalit sa kapatid ko kasi hindi ko naman kabisado yung place na kung saan mababaw at hindi. So hindi siya pwede sa mababaw kasi syempre glass bottom boat siya. So napaka-sensitive. So kaya later magpapapalit na din ako. At nagkwento na nga si Ate Girl na experience niya sa pamamasada sa ilog. So sana nag-enjoy kayong panoorin yung vlog ko na ito kasi naman hindi ko naman kasi siya always nagagawa and syempre gusto ko lang din i-share dito sa vlog ko para napanood nyo din at sana maitry nyo din sumakay sa glass bottom boat namin. And of course, abangan nyo po ang part 1 and part 2 ng aking vlog para sa Pandan Island experience. Thank you!